Magandang araw, klase, ang ating tatalakayin para sa ngayong araw ay patungkol sa moral development na binuo ni Mr. Lawrence Colbridge. Handa na ba kayo? Tara na, umpisahan na nating isa-isahin at pirapirasahin ang mga detalyeng nakapaloob rito. Para simula ng ating talakayan, akin munang ipakikilala si Mr. Lawrence Colbridge. Siya ay pinanganak noong 1927 at lumaki sa New York. Sa edad na 59 years old, siya ay binawian ng buhay noong January 17, 1987. Isa rin siyang Professor of Education and Social Psychology sa Harvard noong 1968. Bukod sa pagiging profesor, nakagawa din siya ng mga libro na kung saan ginamit at nakilala sa buong mundo. Ang mga librong iyon ay umiikot lamang sa topic na moral development and reasoning. Moral development is a theory that focuses on how children develop morality and moral reasoning. Kapag sinabi nating morality, ito yung pagkakaroon ng mabuting asal, mabuting ugali, ganon. Kapag naman sinabing moral reasoning, dito napapasok kung paano tayo mag-isip, kung paano mag-isip yung isang bata sa tama o sa mali, ano yung dapat niyang gawin, yung tama ba? Ano yung dapat niyang sundin, yung mali ba? Ganon. Kumbaga, kapag sinabing moral reasoning, dito papasok kung ano yung susundin, yung tama ba or yung mali. Colbridge theory suggests that moral development occurs in a series of 6 stages. Sa talakayan natin ngayon, mayroong 3 levels. Yun yung pre-conventional level, conventional level, and post-conventional level. Doon sa mga level na yon is mayroong tigto 2 stages. So, bali magiging 6 stages kasi mayroon tayong 3 levels. The theory also suggests that moral logic is primarily focused on seeking and maintaining justice. Dito naman sa next slide, makikita na natin yung sinasabi ko na stages of moral development. Colbridge theory is broken down into 3 primary levels. At each level of moral development, there are 2 stages. Katulad nga ng sinabi ko kanina na dito sa moral development, mayroong 3 levels. And under nun is mayroong tigto 2 stages. Yung pre-conventional, yun yung unang stage, naka-under sa kanya is about punishment, obedience, orientation, and instrumental relativist orientation. Yung pangalawang level na under din ng moral development ay tinatawag na conventional level. Dito, naka-under dito ang interpersonal concordance orientation and authority and social order maintaining orientation. Yung last level na under ng moral development ay tinatawag na post-conventional level. Ang under naman nito ay social contract legalistic orientation and universal ethical principle orientation. Similar to how Jean Piaget believed that not all people reach the highest level of cognitive development, Colbridge believed that not everyone progresses to the highest stages of moral development. Sinasabi naman dito na katulad ng paniniwala ni Jean Piaget, hindi raw lahat ng tao is nakaka-reach ng highest level sa cognitive development. Kung babalikan natin yung tinalakay natin nakaraan, yung pinakamataas na level ng cognitive development ay tinatawag na formal operational stage. So, kay Colbridge, naniniwala din siya na hindi lahat ng tao is nakakarating din sa highest stages, which is the post-conventional level. So, dito naman sa slide, makikita na natin yung kanina pa natin inuulit-ulit na level of moral development. Yung level 1, tinatawag na pre-conventional morality. Level 2, tinatawag na conventional morality. And level 3, tinatawag na post-conventional morality. Sa discussion natin ngayon, hindi ko pa mabibigyan ng mga definition itong level and stages. Kasi mag-focus tayo kung ano yung moral development, paano na-develop yung moral development, and
ano yung mga criticisms na napansin ng iba pang mga psychologists sa moral development. Sa ngayon, bibigyan ko lamang ng maikling description itong mga level. So, yung first level, which is the pre-conventional morality, usually occurs in early childhood development. Kadalasan dito, sumusunod lang yung bata kasi takot siya na maparusahan, kaya ang ending is nagiging masunurin siya. Yung pangalawang level ay tinatawag siyang conventional morality. And dito sa level na to, nangyayari siya between middle school. Kung ikukumpara natin yung level 2, which is yung conventional morality sa level 1, di ba nga, pag level 1, sumusunod lang yung isang bata kasi takot siyang maparusahan. Kapag ka nasa level 2 na, sumusunod na siya kasi alam na niya yung batas at mga rules na itinalaga ng gobyerno or pamahalaan. Yung last level naman, which is yung post-conventional morality, nangyayari siya between college years. And sinasabi na ideas are based on principles. Katulad nung diniscuss natin about environmental principles, kapag sinabing principles, nangangahulugan nito ng kung ano yung tama, kung ano yung mali. Ganon. Kung kanina ang binigyan nating pansin is yung mga level lang, ngayon naman, ito na yung mga stages na under ng mga level. So, sa unang level, ang naka-under na stage is dalawa. Yung stage 1, tinatawag na obedience and punishment. Yung stage 2 naman, tinatawag na individualism and exchange. Stage 1, obedience and punishment. Sinasabi na yung stage na to is the earliest stage of moral development. At nakikita to kadalasan sa mga bata. And yung mga bata na yun, nakikita nila yung rules as fixed and absolute. And para sa kanila, yung pagsunod sa rules is isang way para maka-avoid ng punishment. Katulad ng sinabi ko kanina about dito sa stage 1, sumusunod yung bata or nagiging masunurin yung isang bata kasi takot siyang makatanggap ng parusa. Yung next stage is tinatawag na individualism and exchange. Sinasabi na children account individual points based on how they serve individual needs. Children argued that the best course of action was the choice that best seemed. Sa stage 2, papasok na yung idea ng reciprocity. Possible at this stage but only if it is served one's own interests. Kung yung sa stage 1 is obedient because of punishment, ngayon naman, gagawa sila or susunod sila kapag alam nilang may kapalit. And yung kapalit na yun is makakabuti sa kanila. Kung sa stage 1, ang makukuha nila is punishment or parusa, sa stage 2 naman, sumusunod sila kasi alam nilang meron silang makukuhang reward. Next level is level 2 conventional morality. Under naman niya yung stage 3, developing good interpersonal relationships. And stage 4, maintaining social order. Yung stage 3, tinatawag siyang developing good interpersonal relationship. Katulad nung nasa discussion natin kahapon, kapag sinabing interpersonal, meron ng ugnayan to sa ibang tao, pakikisama sa mga taong nasa paligid, ganun. Stage 3, mas kilala din siya sa tawag na good boy or good girl orientation. Nangyayari siya usually sa mga teenagers. Alam naman natin na kapag nasa ganong edad is nabubuhay sila sa social expectation and roles ng mga taong nasa paligid nila. Nagiging mabait at mabuti silang tao kasi yun yung iisipin ng ibang tao sa kanila. Ibig sabihin, ayun yung image na makikreate nila sa isip ng mga nakakakita sa kanila. Stage 4 ay tinatawag namang maintaining social order. Yung mga taong nasa stage 4 na is kinoconsider na nila yung society before making any judgment or decision. Kumbaga, kapag nandito ka ng stage, hindi ka na nagde-decide para sa sarili mo. Kinoconsider mo na yung mga bad effects and good effects din nung decision na gagawin mo sa mga taong nakapaligid sa'yo. Halimbawa nito is yung pagnanakaw. Kapag nasa level 1 ka pa lang at nagnakaw ka, ang sure na punishment mo is napapagalitan ka ng magulang mo, mapapatawag yung magulang mo kung nangyari yun sa school.
Ang best example nito is, halimbawa, nagnakaw ka. And kung nasa level 1 ka pa lang, which is yung pre-conventional morality, ang sure na punishment na marireceive mo is mapapagalitan ka ng magulang mo or kung sino man yung guardian na nasa tabi mo. Pero kung nandito ka na sa conventional morality, which is kapag nasa middle school ka na at nagnakaw ka, alam mo na yung parusa na matatanggap mo, which is yung makukulong ka, kaya naman magbabayad ka ng mga penalty, ganon. Pagkatapos ng level 1 at level 2, ngayon naman nasa level 3 na tayo, which is called post-conventional morality. Katulad ng naunang level, meron din siyang dalawang stage. Stage number 5, social contract and individual rights. Stage number 6, universal principles. Sa stage number 5, it accounts different values, opinions, belief of other people. Rules of law are important to maintain society, but members of society should agree upon standards. Ayan, makikita naman dun sa name na individual rights. Alam naman natin na lahat tayo is may kanya-kanyang karapatan. And dito sa level 3, which is ngayon post-conventional morality, dapat lahat ng karapatan natin is hindi nalalabag ng kung sino man. Kumbaga, kinoconsider na yung individual rights natin bago gumawa ng isang action sa isang situation. Stage number 6 is called universal principles. It is based on universal ethical principles and abstract reasoning. It is based on respect for universal principle and demand of individual conscience. Dito naman, di ba nga, kapag sinabi ulit na principle, ang kahulugan niya is what is right and what is wrong. Ibig sabihin, kapag dapat nag-decide, dapat yung decision na yon is makakabuti, universal. Ibig sabihin, sa buong mundo, and katanggap-tanggap sa buong mundo. Pagkatapos natin talakayin yung 3 levels and 6 stages, dadako na tayo dun sa nasabi ko nung unang-una na si Jinpei Jay and Colbridge, same sila ng idea na hindi lahat ng tao is nakakaabot sa highest level ng cognitive development and moral development. Colbridge believed that only a relatively small percentage of people ever reach the post-conventional stages, around 10 to 15% only. One analysis found that stages 1 to 4 could be seen as universal in populations throughout the world. The 5th and 6th stages were extremely rare in all populations. Ayun nga, so based kay Colbridge, hindi lahat ng tao is nare-reach yung highest level and highest stages dito sa sinasabi niyang moral development. Usually, 10 to 15% lang ng tao yung nakakaabot sa highest level and stage. Since iba-iba naman tayo ng perspective sa mga bagay-bagay, ito naman yung mga criticisms ng other psychologists sa binuong theory ni Lawrence Colbridge. Yung una is gender bias. Colbridge critics, including Carol Gilligan, have suggested that Colbridge's theory was gender bias since all of the subjects in his sample were male. Colbridge believed that women tended to remain at the third level of moral development because they place a stronger emphasis on things such as social relationship and the welfare of others. Yung next na criticism naman ay about cultural bias. Individualist cultures emphasize personal rights, while collectivist cultures stress the importance of society and community. Eastern collectivist cultures may have different moral outlooks that Colbridge theory does not take into account. Based sa discussion namin sa subject na understanding the self, kapag sinabing individualist, ito yung grupo ng mga tao na sanay sila na mag-isa lang sila. And kapag naman sinabing collectivist, ito naman yung grupo ng mga tao na mas sanay na gumalaw kapag may kasamang iba. Kumbaga kapag individualist, sila yung independent and collectivist, kadalasan mga dependent. Yung pangatlong butas na nakita ng ibang psychologist dito sa moral development is about overemphasize justice. Critics have pointed out that Colbridge's theory of moral development overemphasized the concept of justice when making moral choices.
Factors such as compassion, caring, and other interpersonal feelings may play an important part in moral reasoning. The next criticism is about age bias. Most of his subjects were children under the age of 16 who obviously had no experience with marriage. The Haynes dilemma may have been too abstract for these children to understand, and a scenario more applicable to their everyday concerns might have led to different results. Yung panghuling butas na nakita sa moral development theory is about moral reasoning does not equal moral behavior. Culbert's theory is concerned with moral thinking, but there is a big difference between knowing what we ought to do versus our actual actions. Moral reasoning, therefore, may not lead to moral behavior. Dito naman, di ba sinabi natin kanina na kapag sinabing moral reasoning, ito yung kakayahan na maisip kung ano yung tama at kung ano yung mali dun sa dalawang choices. And kapag sinabing moral behavior, ito yung pagkakaroon ng magandang asal, mabuting ugali, ganun. Ang nasa theory kasi na moral development is sinasabi ni Lawrence Culbridge na yung moral reasoning equal siya sa moral behavior. Ang sinasabi dito sa criticism is hindi equal yung moral reasoning sa moral behavior. Minsan kasi may mga sitwasyon na alam naman natin yung right answer, alam naman natin yung right decision, pero ang ending, mali pa rin yung ginawa natin. And doon nalalabas na hindi lagi or hindi 100% na equal yung moral reasoning and moral behavior. Bilang kabuuang ideya ng ating naging talakayan para sa ngayong araw, kapag sinabing moral development, nag-focus siya sa dalawang factor. Ito yung moral reasoning and moral behavior. Tinalakay rin natin ang 3 levels tulad ng conventional, pre-conventional, and post-conventional morality. Kaugnay nun, tinalakay din natin ang mga stages na naka-under dito. At panghuli, ang huli nating tinalakay ay patungkol sa mga criticisms ng ibang mga psychologists toward sa moral development. Ito na nagtatapos ang ating talakayan para sa ngayong araw. Sana ay marami kayong natutunan. Paalam!